po ngayon ay hawak po natin yung letter of explanation ni Mayor Alice at sinaito niya yung dahilan na she's not mentally fit, Madam Chair. Ang sa akin lang nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Yun lang po, Madam Chair. May I know if the legal counsel or lawyer of Mayor Alice Goh is present here? Comsec, is the lawyer of Mayor Alice Goh present at the hearing? It would appear, Sen. Jinggoy, Senate President Pro Temp, that the lawyer of Mayor Alice Goh is not at the hearing. All right. May I know if Mayor Alice Goh is still in the country? May we inquire from the BID if she is still here in the country? Could we please hear from the BI? The committee would like to repeat the question to which you answered in the affirmative in the last hearing na nasa Pilipinas pa si Mayor Alice Goh. Siya po ba sa araw na ito ay nasa Pilipinas pa? Or as we speak. Kung sakali umalis na ba siya? I'm Attorney Homer Arellano po from the Bureau of Immigration. And based po din sa latest check namin sa records ng Bureau of Immigration, wala pa pong record of departure si Mayor Alice Goh. Kailan po yung latest check na iyon? Kahapon lang po, chinek po namin. Tsaka naka-alert na po yung mga airport natin tsaka mga subport regarding her. So kung magpapakita po siya, then we will know po kung ano. Perhaps, Attorney, during this hearing, para kompletong masagot yung tanong ng Senate President Pro Temp at ng buong komite, pwede nyo i-check ngayong araw kung as far as the Bureau knows, nasa Pilipinas pa si Mayor Goh. Yes po, i-check po namin ngayon, then we'll update po kagad, ma'am. Good morning, sir. At sa inyong Bureau, marami pong salamat muli sa maagap nyong pagtugon doon tungkol sa fingerprints na minatch nyo sa pagitan ni na Goh, Huaping at saka Alice Diago, proving your Bureau proving that they are one and the same person. Alam nyo po, may ilan po na may duda pa sa authenticity ng findings ninyo. Sa interview sa media ng abogado ni Mayor Alice, sabi niya baka kailangan pa daw ng third party verification. Can you make an official report on your findings, Assistant Director? Kasama ko po ngayon dito, Madam Chair, ang ating chief dactyloscopy upang maipaliwanag niya po ang kanyang ginawa dito sa pag-i-examine o pagsusuri sa mga fingerprints ng nila Mayora at ng iba pa pong tao. Nandito po si Dr. Kahanding, ang aming hepe po ng dactyloscopy upang ipaliwanag. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Assistant Director. Dr. Kahanding. Opo, head ng dactyloscopy unit. Ito po yung, kayo po yung nagsagawa ng scientific examination at matching. Please proceed, sir. To the honorable members of the committee, good morning to everyone. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns. Sa four branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa daliri, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan, at ang poroscopy po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Dactyloscopy, it is a positive identification po, unique identification. Infallible means of identification, meaning to say it is incapable of error. Absolute perfect identification. And our result is bounded by the three dogmatic principles of fingerprints. We have the principle of constancy or
or the principle of permanency, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the third month of the embryonic period until decomposition sets in after death. Kaya po, Dr. Kahanding, yung fingerprints nung batang o menor de edad na Guo Huaping dun sa application para sa special investor's resident visa nung kanyang ina ay kaya niyong ikumpara dun sa adult fingerprints opo nung Alice Leal Guo. Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from mula nung pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago, wala pong pagbabago yon. We have also the principle of variation, meaning to say that no two prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Billion po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa 10 daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. And we have also the principle of infallibility, means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po, ang isa sa pioneer ng fingerprint identification, yung Emperor Tenxi of China, 246 BC, siya po ang nag-introduce ng fingerprint. Ginagamit po yan in signing of contracts, documents, signature, yan po ang best signature na hindi mapoforge. Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Okay, I will present to you first. Sabi niyo, Doctor, ever since tinatanggap ang findings ng NBI opo sa lahat ng korte, na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korteng iyon. Salamat po. Please proceed. Ito po yung sinubmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Galing po sa Bureau of Investment. Ito po yung galing na sinubmit nyo po sa amin. Board of Investments po. Opo. Ano po? Kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, and Wesley Leal Guo. In comparison and analysis of question and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yun kung nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung People versus Marciano Medina. The first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Apo. Ito po ang enlarged kailan po protocol. Yung kasong iyon, Doctor? Po. Kailan po yung kasong iyon ng Mariano Medina? Po. So almost 100 years ago. Opo. Nasa Philippine Reports po siya. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin, ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala nyo po sa opisina namin, nagmatch po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo,
than 10. Sorry po. Yes, hindi lamang 10, 17. Opo. Tuloy dito po sa fingerprint naman ni Alice Guo, nagmatch din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinubmit nyo po from Bureau of Investment. Board of Investment po, Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11 points. Yan naman po sa pagtatanong nyo para makonfirm po natin ang kanyang identity. Meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card na March 28, 2006, na compare po namin, nakakuha po kami ng 18 identical ridge characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po, si Wesley Guo at si Guo Xiang Dian ay isang tao lang po. That's the end of our presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Kahanding. So, hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Leal Guo ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Huaping, pati po yung identity ni Wesley Leal Guo, na siya yung totoong yung Chinese name niya. And both by more than the 10 required characteristics, kundi by 18, kay Mayor Alice Guo at by 11 po ba? Or 17? 11 po. 11 kay Wesley Leal Guo. So siguro, may mahanap pa bang ano? May mahanap pa bang third party verification na magdi-dislodge dun sa findings nyo? Kung meron po kayong isasubmit pa, pwede po namin examinin anytime. Sige po. Magtatanong ang komite kay Emperor kung meron pa silang mas matibay pa Emperor sa findings niyo. Emperor Tenshi of China. First ruler in China. Yes. 300 plus years before Christ. Maraming salamat po, Doctor. Salamat din po sa pagtitiwala sa NBI. Hindi po talaga maitatatwa yung ipinakita niyo po sa amin. Salamat po. Ngayon, meron din naman pong lumabas sa nakaraang hearing at galing din po sa NBI na may isa pang Alice Guo na ka-birthday at kalalawigan ni Mayor pero ibang-iba ang mukha. Ano na po ang status ng investigation nyo tungkol dito? If I could go back to the Assistant Director Magno. Or si Dr. Kahanding din po ba iyon? Okay. With regards po doon sa paghahanap sa kanilang mga address, ay binigay po natin yan sa trabaho sa ating organized crime division po natin. At kung pahintulutan niyo po, ay nandito po sila para ibigay po sa inyo ang tamang report. Yes, please, Assistant Director. Kasi concerned po ang komite kung kumusta na ba yung isang Alice Guo na yan at nasaan na ba siya at anong kanyang kinalalagyan. Bago po sana, Madam Chair, ang si Dr. Kahanding daw po sana, i-report niya rin po yung paghahalin tulad doon sa isang Alice Guo at kay Mayora Guo, kung pahihintulutan niya. Madam Chair? Yes, bago si Dr. Ulit, si Nancy. Yes, just clarification lang, Madam Chair, kasi parang may nabasa ako news article na apat yung Alice Guo. Apat po ba or dalawa yung nag-a-appear na of the same name? Ilan na po ba ang na-identify na Alice Guo ng NBI, Assistant Director Magno? Madam Chair, meron po kasing lumabas na third Alice Guo. Ito po ay ang binigay na report ng aming director. Ang ibig niya lang pong sabihin ay isinalin tulad niya po na ang isang Alice Guo ay yung Mayora Guo at yung pangalang Alice Guo at yung sumunod po ay yung pong nahanap namin sa aming files na isang Alice Guo na may kakaibang larawan po sa kanyang certificate, Your Honor.